Amen ba? Amen. 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 Hallelujah. Kaya nga, oh, lagay mo puso mo. Sabi mo nga, kapamilya tayo. Kapamilya tayo. Oh, ang pamilya dito na kumikilala, sumusunod, nagmamahal, sumasamba at naglilingkod sa Diyos. Ito yung pamilya niyo. Amen. 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 Glory to God. Na kahit saan, hallelujah, magkakasama. Tuto. Praise God. By the way, hallelujah, pag dumating man ang oras, hallelujah, naalisin tayo sa lugar na ito, andun ka pa rin. Aaten ka pa rin. Hello, amen? Aaten ka pa rin. Aba, eh, kahit sa tubig na raw, aaten ka pa rin. Hindi na sabagot yung iba. Aba, kahit saan? Ang hirap doon. Yung kaya ko umaaten dahil malapit lang sa bahay nyo. Paano ko na? Gusto mo pumunta sa langit? Bakit? Malapit lang ba sa bahay niyo yan? Malayo. Ayaw ko na lang. Ganun ba magiging ano mo? Reaction mo? Oh. Praise God. Ibang klase kasi. Kaya masabi ko yung walang airport, walang kwenta yun. Amen. Amen ba? Amen. Pero, alam mo ba, the more na mas mahirap ang dinaanan mo, the more na pinahalagahan mo? Amen! Hindi yun, dapat mapagod ka, kundi pahalagahan mo lalo. Amen! Amen ba? Amen! Praise God. Kaya nga, saludo po ako sa mga malalayong nagarito, pero pumupunta pa rin. Amen! Aba, sila brother kami, pabira, prampasig. Amen! Praise the Lord, prampasig yun. Kaya si Mega, anak ng Pasig eh. Hallelujah. Ibang gano'n, may airport. Dati-dati po, Mr. Sherman, bagong panganak niya, wala kami sasakyan. Saan kami nakatira? Sa Munting Lupa? Sa Rapture? Sa Quezon City? Sa Quezon Ab? Ang bihira. Malapit sa CNL. Oh. Magkukamute kami. Ano oras ng gaway? Alas 8. Bus! Nakabus kami! Ay, alam niyo naman kung sa bus eh, lalo na, ang mga bus noon, DM, JD. Yung JD, kula yun, maingat yun, mabagal. Kasi JD is Jesus Believers. Yung DM, ako, DM talaga, demonyong magpatakbo. Grabe yun. Yung bang hirap na hirap sa kalooban ng driver na magbino. Eh, wala mga aircon nun eh. Ang aircon lang nun, yung labas eh. Eh, wala naman labas nun eh. Grabe. Ang bihira yun. Nakinginig na yung bus of chat. Sabi nis, oh. Grabe, ang bihira yan. Kulang na lang sabi. Sasabi ko sa kumoto, hindi kami magmamadali. Sabi na mo. Kaya sabi mo yung driver. Ang aksidente, naku. Malapit ang aksidente. Hindi mo alam, andyan lagi ang aksidente. Sabi nung conductor, kaya nga po niya binibilisan pa hindi tayo. Dapat concentrate sa pagingin. Kaya ayon niya si Roger, concentrate na concentrate mo. Ayon si Roger, seryoso, seryoso. Okay, kaya, closer attention. Tuto! Maging seryoso, magkaroon ng apekto. Amen ba yun? Kasi, pag kinilala mo, nakilala mo ang Panginoon, subukan ng buhay, eh, tutukan mo na yun. Ang kalang ko mawala. Ilagay mo. Maging lifestyle mo na, maging buhay mo na yon ang pagsambat, paglilingkod sa Panginoon. Na kahit na may problema. Ibalik, may Diyos ka naman inaasahan eh. Ang tanging magagawa ng demonyo, muntik. Hanggang muntik lang. Kaya nga pag oras mo yung mga ganyan pagsubok, may mga nangyari, muntik lang yan. Ang dapat mong sasabihin, muntik ha, hindi iba ha. Nakatunog, huwag yun. Oh, hindi ko na kailangan liwanagin yun. Kasi iba, pag may nangyayari, hindi muntik ang sinasabi.
meron ding tick eh. Huwag niyo. No, ito ka. Eh, muntik lang. Muntik ka na lang. Uy, muntik na ako. Ay, muntik. Hanggang doon lang kaya ng demonyo. Magpatuloy ka lang sa Diyos. Hallelujah. Hindi mangyayari yung gusto niya mangyari sa buhay mo. Amen! Okay, amen ba yun? Amen! Kaya, hallelujah. Ating, tingnan. Romans 14, 22-23. Praise God. The Message Version. Cultivate your own relationship with God. Ano yun? Cultivate. Alam niyo po yung cultivate? Praise God. Pinag-aaralan namin yung pag-ignite. Yung process of cultivation, bakit? Bakit kailangan i-cultivate ang isang bagay? Ang isang halaman, bakit kinu-cultivate? Hindi niya alam. Para mag-grow. Para mag-grow. Para mag-grow. Hindi, not just para mag-grow. Para ano? Mag-grow, tapos ang sumunod, yung process of cultivation, mabigat. Kasi halimbawa, ang mangga, kasi sa amin sa Pangasinan, mangga eh, isa sa the best na mangga sa Pangasinan. Siyempre, Guimaras. Guimaras ang pinakakilala sa mangga. Praise God. Tapos sunod, Pangasinan. Export quality yan. Alam niyo, pag ang mangga sa amin, di namumunga, ang ginagawa, kumukuha ng itap, tinatakas yun sa puno. Sinusugatan talaga. Sinusugatan. Paligid yan. Hindi ko putulin ha. Sugatan yan. Paligid yan. Paikot yun. Sugatan. Pagkatapos na taga-tagain, ayun o, pausukan. Nung pinausukan, alam niyo, hindi na taga, namumulaklak. Pagkatapos nun, namumulaklak. Mukhang yan lang ang kailangan ng katawi mo. Taga-tagain at saka pausukan. Mukhang yan ang kulang sa katabi mo. Taga-tagain niya. Palibot yan. Paikot. Taga-tagain ng ganyan. Pagkatapos na ay, pausukan mo. Ay, ewan ko lang kung di namungan. Minsan kailangan pala talaga ng agwa di patalanta. Tapos pausukan. Ano yun? Cultivation yun. At sabi nyo, ginamit yung word na cultivate. Saan? Your own relationship with God. Hallelujah. Alam mo sa totoo lang, ang totoong kumilala sa Panginoon at nakakilala at nakaranas ng talagang kaligtasan, nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Hallelujah. Hindi lang siya in love sumamba, hindi lang siya in love umaten sa Panginoon, kundi maging sa kanya pagdating sa bahay, siya mismo kinukultivate niya relationship niya. Yun yung ano, yung oras niya sa devotion, enjoy siya, nagbabasa siya, nakikinig siya, hallelujah. Ano pa, kinakausap niya ang Diyos. Amen! Yun yung process of cultivation. Kasi you need to cultivate your own relationship with God. Amen! Amen! Amen. Bakit? Kasi in love ka kay Lord eh! Amen! Hindi naman pag in love ka. Yung iba dyan, nasubukan ng ma-inlove eh, malihim lang. Malihim lang. Yung iba naman dyan, yung iba naman, pag nabunyad, ano na, hindi na ma-atten. Praise God. Hallelujah. Kaya nasabi mo sa katabi mo, huwag mong gagawin yan. Di ba, pag na-inlove ka, ano gagawin mo? Maghiwalay ba kayo pag uwi mo? Usap din kayo ulit. Usap kayo, Ted! Lalo na ngayon, pandira. Anli na ang data. Hindi lang nag-usap, nagkikita pa. Praise the Lord. Hallelujah. Hello. Amen? Amen. Ha? Amen. Magsisimula na nga ako ulit. Kasi may pasok na nakalimutan ko eh. Magsisimula na nga ako ulit mag-check ang mga naka-online pa ng hat. Gabi na. I-check ko. Oh, gabi na. Ang oras na. May pasok ka pa bukas. Kaya hindi nandiyan ako, no? Inaabi.
Hindi na, hindi ko na ugali yung mag, ano, mag-friend request. Hindi ko ugali yun, mag-friend request. Eh, iba, hindi nagahan sa akin eh. Oh. Eh, hindi ka talaga yun. Oh, naka-turn off chat ka. Paano ko naka-turn off ka? Hallelujah. Kasi pwede mo naman gawa talaga ng lahat. Pwede mo naman gawa ng lahat ng mga bagay na yun eh. Magdating eh, nag-excel ka ba? Yeah. Yan. Kasi yung unang pulido na yun, yun ang lagi kong nasisite. Eileen, anong oras na? May pasok ka pa bukas? Pag-uwan Sabado naman ng gabi. Oh. Aileen, wala pong pasok. May church bukas. Hallelujah. Hello. Amen. Iba naman dyan, may nakalagay niya, apostol. Alam ko na yun, may tatanong. Pasok. Alam ko na yun, may tatanong. Ang ginagawa ko, isisin ko lang. Bakit? Ayoko siya sagutin. Dahil, eh, yung nanay nga niya, hanggang ngayon, hindi pa siya ina-add sa GC. It hurts! It hurts you! Eh, you need to cultivate! Amen! Yung relasyon, kinukultivate yan! Kahit ka sa mag-asawi, kinukultivate yan! Sa pamilya! Amen! Kamusta ang relasyon mo sa mama mo? Sa papa mo? Sa kapatid mo? Oh. Ngayon po ito kayo. Ang mahirap yan, nakatira kayo sa isang bubok, pero halos hindi kayo magkakilala. Hirap yan, ha? Kaya nga yung gadget, dapat tulong ito. Hindi ito maglalayo ng relasyon. Ang mahirap, magkatabi kayo ng anak mo, hindi kayo nag-uusap. Bakit pares kayo may gadget na inaatulong? Excitement! Yung mga bata, yung mga bata, huwag nyo antayin na merong nangyari bago kayo matauhan. Ang dami lang nagsasabi, kaya every time yung makikita ko, pinopost ko yan. Kung i-ignore nyo yan, kasi ang gadget, dada nyan, sakit talaga, pag, lalo na sa mga bata. Kaya makikita nyo ang daming mga nakasalamin na kay bata-bata pa. Ayusin, ako. Bakit ang dala niya na, naku. Yan ang mahirap ngayon eh. Dahil sa kung, ngayon kasi pwede mong tawagin kahit nasa buwan eh. Sandali lang, bukas lang ako naman. Bakit? High tech na eh. Hello moon, this is Mars. Yeah. Cultivate your own relationship with God. But don't impose it on others. Una-una, tingnan mo, hallelujah. Pag ikaw lumalago, praise God. Nakita mo yan. May mga bagay, may mga tao. Ano nangyayari ganyan? Sila magtatanong. Sasabihin mo ngayon. Subukan mo. Diba? You're fortunate if your behavior and your belief are coherent. Another word for consistent. Praise God. But if you're not sure, if you notice that you are acting in ways inconsistent with what you believe, yung bang hindi ka sigurado, ano yan? Some days trying to impose your opinions on others, other days just trying to please them. Ano yan? Inconsistent yun eh. Then you know that you are out of line. If that the way you live isn't consistent with what you believe, then it's wrong. Kaya another, ah, be consistent on what you believe and what, how do you live. Kasi iba yung sinasabi mo sa ginagawa mo. Inconsistency yan. Hello, amen? Amen? Kaya nga ulitin ko, be consistent. Amen. Kaya nga kung nag-excel ka, may umangat sa'yo, dapat consistent ka sa pag-angat. Amen. Amen ba? Amen. Praise God. Uy, masunurin na ako ngayon. Galingan mo pa sa pagsunod. Praise God. Anything na makakabuti sa'yo, ayusin mo. At kung nagbago ka, hindi lang isang araw, hindi lang isang linggo, hindi lang isang buwan, hindi lang isang taon, continuous yan. Amen. Yun ang pagiging consistent. Amen? Amen. Amen. Kasi isang bagay na natutunan mo, umangat, di ba ang mangyayari yan? Ang feeling mo yan, ganda. Ang problema lang kasi, pag meron kang naranasang maganda,
mukhang yun ang gusto mo, ang gandong na lang. Uy, meron pang mas magandang mararanasan ikaw. Amen! Amen! As you excel, hallelujah! Paganda ng paganda. Doon mo na matututunan at may enjoy yung paganda. Paganda ng paganda ang buhay ko. Pabuti ng pabuti ito. Oh, eto, gusto mo talaga maranasan to. Payaman ng payaman ang gagawin sa akin. Yan ang pangako ni Jesus. Praise God. Be consistent. Amen. Amen? Amen. Pag sinabi mong consistent, hallelujah, being consistent means, you know ito God, number one, being consistent means what? Reliable. Praise God. The word reliable is combination of two words. Really able. Praise God. Hello, amen? Amen. Really able. Kaya reliable. Ang mga taong consistent pala, sila yung pwede mong mapagkakatiwalaan. Sa oras na kung saan merong dapat na pupuno doon sa dapat gagawin, ay ano, yung mga consistent people, sila ang pwede mong takbuhan at bigyan ng ganung responsibilidad. Why? They are reliable people. Amen! Amen? Amen. Hindi may pagkakatiwala ang isang bagay doon sa mga irresponsible. Amen! Nasubukan nyo na ba sa klase nyo na ang teacher nyo ang pag-check ng exam? Praise God, ay may inuutusan siya. Amen. Nasubukan niyo na ba yun? Yes! Nasubukan niyo na ba at may kilala kayong teacher na nung mag-check ng exam, ibinigay kumuha siya doon sa estudyante na pinakamababa ang grades, yung bang halos hindi pumasa at bagsak-bagsak pa, yun ang taga-check ng exam. Nasubukan niyo na ba yun? Ha? Nasubukan mo na ba na ikaw ang taga-check? Yes! Kahit magsak-baksak ka. Yes! Alam mo naman ipagkakatiwala ang ganung trabaho sa hindi naman reliable. Yes. Hindi responsible. Hindi nag-excel. Ipagkakatiwala yun kanino? Sa mga reliable people. Yes. Ang usapan yun, kung si Lord may gagawin sa barangay nyo, ang hahanapin niyang tao, ikaw. Amen! Praise God. Amen ba? Amen! Ibang usapan niyo, ano pag-oras na? Ibang usapan niyo, ikaw yung troubleshooter. Tagaayos ng problema. Hindi yung tagagawa ng problema. Ha? Troubleshooter, tagaayos siya. Hello, amen? Amen! Sa peer noon, ibang usapan pag ang trabaho mo, troubleshooter. Ibang usapan yun. Kasi pag may problema, ito aayos. Yun ang may pera. Ay, troubleshooter. Not troublemaker. Rather, troubleshooter. Amen. Hello? Amen! Amen? Are you really able? Reliable. Tingnan mo nga yung katabi mo habang reliable. Or deniable. Reliable. Be reliable. Another, when you say consistent, it means steady. Tingnan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, may steady ka na. Hindi yan. Praise God. Na in spite of, merong mga bagay na nangyayari, pero still, hallelujah. I shall not be moved. Nasa kamila na kung saan, ang daming tukso, pero hindi siya lang patukso. Just in case, hindi umaten yung kaibigan, pero siya aaten. Yes. Amen? Amen? Napagalitan, pero tuloy. Yes. Praise God. Amen? Amen? Ano pa? Hallelujah. Pakibasa. Dependable. Wow. Sana ito ang mga makita sa mga dinidisciple. Let's go mag-go. Amen! Parang touch na touch kayo, no? Hindi tayo sumasagot.
Mahirap yata, no? Dependable. Wow. Isa sa kantang gustong-gusto ko naman kay Pastor Romel Guevara. Ito yung mga una niyang mga kanta nun sa mga album niya. I can depend on you, I can depend on you. Whenever I'm alone, you are always there. And I can put my trust in you, my Lord. For I know in my heart, I can depend on you. We can depend on you, we can depend on you. Whenever we're alone, you are always there. And we can put our trust in you, our Lord. For you, we know in our hearts, we can depend on you. Oh, touch na touch kayo, ha? Grabe, ha? Praise God. Dependable. Sarap magkaroon ng disciple na ganyan. Sana yung mga dingin disciple. Ganyan, reliable. Steady. Praise God. Sa kabila na may problema, sige, hindi nagpapa. Hindi na. Steady na. Parang isang pasahero sa aeroplano. Nagkakagulo lahat. Bakit? Sabi ng piloto, nasusunog ang aeroplano, pero yung isang pasayon, nakaupo na. Steady lang. Sabi ng katabi niya, o bakit? Tender, nakakagulo na lahat, nasusunog ang aeroplano. Sabi niya, okay lang yun, hindi naman akin ito eh. Another! Ano? Swerving! Ano? Pakilakas! Swerving! Alam niyo yung swerve? Ha? Alam niyo swerve? Armart? Sabi mo, amen. Kita-kita, amen. Sabi mo, sir, sabi mo, amen. Kaya kita tinanong eh. Tapos ngayon, tinanong kita, hindi pala. Di ba? Ito na lang. Kumbaga sa daan, may mga nakikita na kayo, no swerving. In short, diretso ang iyong takbo, and then suddenly, yung iba nagsaswerve eh. Papunta na sa church ng dihis. Ang bihila. Papunta na sa church. May, hindi ako sa kapunta. Saan ka papunta? Lama ako. Ang bihila sa ayaw. Okay na eh. Oh, papunta na sa church eh. Oh. May nakita. Hello? Punta kami sa SM. Alis na, tama na lang ako. Hindi. Minsan-minsan lang na pagkakataon ito. Samantalahin natin itong pagkakataon ng pagkakataon. Samantalahin. Eh yung word na samantala, sa English yan, rapist. Mapagsamantala, rapist. Pagsasayangin. Ah, kaya nga, steady ka lang. Dito lang, oh. Huwag ka magsuswerve. No swerving. Hello? Pag ikaw nagdesisyon, diretso sa Panginoon. Saka na ang boyfriend. Yeah. Miss. Buti na tayo. Diretso! Please. Nalampasan mo na. Huwag mo nang lingunin pa. Huwag mo nang apektuhan sa pay. Huwag mo nang babalikan pa. Kasi ang mahirap niyan ay ano, andito ka na, bigla. Mirah. Andun ni, okay ni. Umatras pa ako po, hindi ako nagsuswerve. Ano, umatras lang. Walang ganon. Sabi mo, huwag kang ganon. Oh, hindi na sa boyfriend. Sama nga. Yung mga topak sa ulo. Hello? Another, pakibasa. Consistency. Praise God. Kailangan, lalo na sa card, dapat. Pinakamaganda sa lahat na dinidisciple yung pang hindi kanyang iiwan at pambihira sa kabila ng alam mo sitwasyon niya pero nag-excel pa siya. Praise God. Amen ba? Glory to God. Oh, another. Praise God. Ha? Steady, stable. Oh, praise God. Hallelujah.
Ato, ang stable, ang concrete example ng stable, ay ano, asan si Joy? Ayan, Joy. Yan, yung concrete example ng stable. Siya yung table. Hallelujah. Be stable. Hindi ka masusway. Hindi ka mampekwan. Bakit? You trust God. Hello, amen? Amen. Oh, God. Hallelujah. Kaya, be consistent in everyday living. Amen. Sa araw-araw. Be consistent. Consistency in everyday living is so important. Praise God. Amen? Amen. Diba sabi ni Pastor Carlo sa mentoring, Pastor Rapi sa mentoring, na hallelujah. Alam niyo, ang offenses is lifetime. Kaya ang forgiveness is lifestyle. Di mo maiwasan na masaktan. Di mo maiwasan na may mananakit sa'yo. Kaya nga, lifetime ang offenses. Kaya dapat lifestyle ang forgiveness. Pag may nakasakit sa'yo, patawarin mo. Amen. May palapit sa'yo, sasaktan mo ako no? O sige, pinapatawad na kita. Hindi ganon. Maging lifestyle yung forgiveness. Amen. Praise God. Amen ba? Amen. Yung mga tao na kung saan, hindi lahat sa'yo natutuwa. Pero kung lahat naman nagagalit na sa'yo, eh, pakiusap ko naman, Panginoon ko, bago ka na. Ay, hindi. Hindi ko hindi niya mga yan. Lahat na nagsasabi sa'yo eh. Tsaka alam mo naman yung dapat mo. Ang pinakapangit sa lahat ay yung hindi nag-grow. Amen. Boring ang buhay na hindi umuusad. Amen. Pag ito hindi umuusad ang buhay mo, huwag mong sisihin ng Diyos. Ikaw! Amen. Hindi ko sinabi sinisisi ko sa rin ko. Hindi. Makiksel ka kasi. Meron kang dapat gawin kasi. Amen. Amen? Amen. Kaya i-check mo. Asan kang level? Doon sa pinag-aralan natin. Sa road to excellence. Ang mahirap kung nananatili ka sa level ng sinners. Ando ka na ba sa level ng disciple? Amen. May nagdi-disciple sa'yo? Amen. Nasubukan ka na bang sitahin nung nagdi-disciple sa'yo? Amen. Nasubukan ka na bang pagalitan nung nagdi-disciple sa'yo? Amen. Praise God. Hindi po. Wala pa po lahat. Ah, wala pa kailan sa'yo yung nagdi-disciple. Praise God. Hallelujah. Ang tanong, pag ikaw na pagsasabihan, anong ginagawa mo? Nagmumukmuk po sa sulok. Nagmumukmuk po sa sulok. Nagpa-blackout. Iba-blackout na lang po. Napapagalitan pero magtutuloy. Napagalitan pero tuloy. Hashtag kulot. Grabe. Magklase talaga ang social media. Meron ng FB na pagbubuhusan ng pinaglinis kahit panis. Ibang klase. Hashtag kulot kami. Kaya, consistency in everyday living. Natandaan mo yan. Hallelujah. Ano mong bagay na hallelujah, in-improve sa'yo? Glory to God. Huwag mong pababayaan na hindi ka pa mag-improve. Sige, go on pa. Amen. Huwag may inip. Imagine kung ikaw ngayon grade 7. Grade 7 ba rito? Sino grade 7? Taas ang kamay. Saka, 1. Grade 7. Taas ang kamay. Grade 7. Taas ang kamay. 1, 2, 3. Johanna, 3. Grade 7. Sino? Aika. For si IK. For Pete. Maganda kay Aika, basta't baha, ang dapat na gawing sukatan siya. At yung pagsabi niya, ang tubig dito hanggang liig, mababaw pa yun. Ang mahirap. Kung si Trisha, hanggang tuhod po, yung palang gabewang na pala yung tubig. Yung ba, pag grade 7 ka na, ang tagal naman, ang pag-aaral na to.
27, tapos ang nag-drug, tapos 4-year course, nakukulat. Pero kung sa pag-iisip mo yun, ala na, hinto ka na lahat. Tagda. Yan, ayun ba, ewan ko ba kung bakit uso naman advanced medicine? Ewan ko ba, mga trip niyo, advanced medicine? Meron ako sinabi ang sabi ko sa iyo, men. Nakalimutan ko eh. Hindi nag-jogging. Ha? Mag-exercise sana. Ayaw nga pala. May nag-post eh. Mag-jogging sana ako. Meron ganun post eh. Mag-jogging sana ako. Jogging eh. Sana mag-jogging sana ako. Pero, ang kanyang picture nakahiga. Pero ano yung pero niya? Nakalimutan ko, magja-jogging sana ako pero tapos nakahiga yung ganyan. Tapos ah. Pero alam ko naman na hindi ako papayat. Magja-jogging sana ako pero alam ko naman na hindi ako papayat. Ayan. Ganito ako mag-isip. Hindi advance mag-isip kundi ganito ako mag-isip. Pwede ba? Pag ikaw hindi nag-grow, huwag mong gawing consistent yun. Pero pag nag-grow ka, basta't umusad kahit konti, come on! Maging consistent ka. Unti-unti yan, pa. Kapag nakita mo, tumaas ang grade mo, come on! Ano pa? Guys, ka, nakita mo, may natanggal, may nabago na sa'yo, come on! Sige pa! Guys, ka. Amen? Nakita mo, nasanay ka ng maligo araw-araw, come on! Suddenly, nabasa mo yung post ko na mabuti pala sa kalusugan ng hindi paliligo araw-araw. Come on, anything na sinimulan sa'yo, sa 2 months na yun, na ating topic about excellence, come on! Dapat, diretso yan. Hello, amen? Glory to God, hallelujah. Nagsimula ka na tumulong sa parents mo, come on! Praise God. Amen ba? Amen! Kasi mula ka na maaga ka ng matulog. Umaga na. Tapos, huwag umaga. Pagkatapos maaga gumigising, go on. Para sa kanya, makasanayan mo. Na ano? Hallelujah, mag-devotion. Go on. Come on. Diretso mo yan. Diretso mo yan. Glory to God. Amen ba? Amen! Ngayon, ang unang araw ng linggo. Why not? Hallelujah. Ano yun? Goal in for consistency. Wala kang iya-absent na yung buwang. Yun! Yes, magpaligsahan kayo ng katabi mo. Maganda yun, ha? Hallelujah! Maging consistent ka, ha? Praise God. Ganito ang susunod mo. Wala kang ililate ngayon. Hindi. Pag oras sa praise and worship, umpisa ng praise and worship, konti pa lang. Pag oras na, patapos ng praise and worship, saka nagdadatingan. Pwede ba huwag kang maging consistent late? Mas maganda kaya yung umpisa pa lang ng kanta, andito ka na. Amen? Kaya, be consistent sa pag-attend ng Sunday. At katapos nun, be consistent sa pag-attend ng live group. At be consistent sa pag-devotion. And be consistent sa pag-abot sa pag-iimbay. Hello, amen? Amen! Meron dito na kung saan, sino ba yun? Hallelujah. Amen. Sino ba yung napagsabayan ko na kung saan? Tumamay dito kasi nga may na-invite daw yung, nag-gotic daw yun eh, yung may na-invitan dyan sa, yung last Sunday, may nakausap. Sino ba yung napagsabayan ko? Ikaw ba na? Ha? Sino yun? Sino yung sinta ko na grabe dito? Nung last week, yung last Sunday. May kinausap siya, tsuhin o nasyeran niya tanong taga-gotik. May nakausap akong taga rito eh. Taga-gora. Ha? Oo, oh, matanda. Ikaw ba yan? Pambira. Ikaw pa rin, hindi ka kumikibo. Asa, andi ba? Asa, di ba sabi? Ha? Ang nakapag-share daw ay taga-gotik. Sino yun? Hindi po yun, hindi.
Sino? Ha? Ah, ikaw ba? Ah, hindi siya taga-Gotek. Sabi ni Migo, taga-Gotek eh. Ay ko, may nakausap na invite mo. O, dyan sa may overpass. Ngayon, yun ang ugaliin mo. Ano? Hallelujah. Kasi sabi ko, why not? Huwag mo, i-share mo. Galing niya. Come on, maging consistent dyan. Praise God. Amen ba? Amen. Ganda kaya. Alam mong pabuti ka, bakit di ka man damay nang dumami rin ang bumuti? Amen. Hello. Amen. Amen. Kaya, yun ang goal mo ha. Yun ang aim mo this month ha. Maging consistent ka. Pwede? Pwede? Palakpakan mo nga ang Diyos sa buhay. Malakas na palakpak sa Diyos. I said malakas na palakpak. Mas malakas ka ba? Sige shout, hallelujah! Hallelujah. Close your eyes. Focus on God. Hallelujah. Seryoso ang Diyos na kung saan, hallelujah, linisin ka niya, iligtas ka niya, hallelujah, ayaw ka niyang mapahama. Kaya nga dapat mag-desisyon ka at dapat malumago ka, mag-excel ka. At ngayong buwang ito, hallelujah, anything na sinimulan ng Diyos sa buhay mo, bakit hindi mo palaguin? Bakit hindi mo paunladin? Praise God. Dire-direcho. Maging consistent. Hallelujah. God is talking to you right now. As you stand up, hallelujah. As you are standing right now, hallelujah. Allow the Holy Spirit to talk to you. Yes. Huwag mo nang isipin yung iba. Ikaw ang kinakausap. Are you willing to grow, to excel, and be consistent? Hallelujah. Merong banal na Espiritu na magpapalakas sa iyo ngayon. Merong banal na Espiritu, hallelujah, nagagabay at papatnubay sa iyo. If you are just willing, hallelujah. Abang nakatayo ka, hallelujah, nakapikit ang mata mo, kung ikaw yon, abang nakatayo ka lang, sabihin mo sa banal na Espiritu, yes Lord, gusto ko po Panginoon mag-grow, gusto mo mag-excel, maging consistent, dire-diretso Panginoon, hanggang sa pagdating mo. Hallelujah. Thank you, Lord. Sige, ipaon mo ng malalim ang mga salita na narinig mo. At sabi mo sa Panginoon, yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Lord. Salamat po, Holy Spirit, sa pagkilos mo, sa pagkundik mo sa bawat isa, katulad ng sinabi mo sa Hebrews 2:1, O God, carefully, Lord God, hallelujah, listen to, carefully, hallelujah, obey everything, and at the same time, hallelujah, ay, hallelujah, listen to the word that we have heard, Lord, aalagaan namin to, aayusin namin to, paunlarin namin to, i-develop namin to, Panginoon. God is talking to you, brother. God is talking to you, sister. Yes, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes, Lord. I pray, Lord, nakikita mo, nalalaman mo, walang lingit sa iyo, yung mga nagre-respond sa iyong salita, Panginoon. I pray, mag-grow po, Panginoon. I pray, ang bawat isa po, Panginoon, maging consistent. Maging mabunga, maging faithful sa iyo. Let your blessing, let your favor, Lord, dumaloy, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen.